So, ito yung storage ng aking mga makeup. Ayan. Ah, nabili ko to sa SNR. Meron siyang mga maliliit. Pero wala sa SNR. Meron sa SNR yung ganitong malalaki lang. So, ito yung first drawer. Wala lang yan. Mga miscellaneous. May mga gamot lang dyan. Tapos, dito yung aking mga foundations, concealer, primer. So, dito siya natin nilalagay. So, i-declutter natin to kasi masyado na siyang puno. I mean, ang bigat na niya. Baka masira na. So, ito na siya yung aking foundations, concealer, and primer. So, ang pangit lang sa drawer na to, madali siyang maalikabukan. I mean, tinan niya punong-puno na alikabok yung mga ano, yung mga makeup. So, yan. Gagamit ako ng wet tissue. Okay. This is from Mumuso. Ang linis lang. Tsaka, yung i-declutter natin. Okay, natin yung dito area. So, marami akong mga itong super beblish balm na BB cream. Dati na-addict ako nito eh. So, unahin na natin itapon to or i-declutter itong mga beblish balm ko. Dati na-addict ako dito, super alam mo lahat ng colors kinokollect ko. Tsaka ito, ayan. Ito i-declutter ko na siya kasi sobrang tagal na nito, ang tagal-tagal na niya. This one is from Oriental Gold BB Cream. Lahat sila Korean brand. Ang maganda dito kasi, para siya nung sa Laneige, meron siyang, yun ang pansin nito Epal dito. Ayan, ito meron siyang blush on sa taas tapos may mirror and then pipindutin mo lang siya. Very hygienic. Nagustuhan ko din to kasi dati before sobrang popular ng mga dewy skin. So ayan, tapon na natin siya. Tsaka ito din. This is Beblish Balm Whitening UV Protection 25 by Skin 79. Itong tatlo. This one, I got this. Sobrang hindi ko to nagamit. I mean, konti lang. Napanalunan ko to sa isang site kung saan ako mabili nito. So, ayan. Kaya nakakuha ko ng free. Yung. Another one, itong... So, this one is from Misha also. Sobrang na-addict talaga ako sa BB cream before. Ayan, Misha. Ito yung una-unang BB cream ko na nabili. Ito, from Heroin Makeup. Konti na lang siya. So, medyo nagamit ko naman siya kaya masaya ako. Pero tatapon na natin siya. Dati kasi merong heroin dito sa Philippines. Na pull out na siya. Hindi ko alam ang reason. This for Fairy Drop. Madudumi na talaga siya. Ayan, meron siyang very unhygienic nito eh. Meron siyang sponge sa ibabaw. Ayan. Masyadong manipis lang to. No! Yun lang yung mga BB cream na itatapon natin. So, ito. So, yun ang pansinin yung mga alikabok kasi nililinis ko na talaga siya. So, this one is the Oriental Shimmering BB Cream. Pero, ano to, highlighter. Terno siya nito. So, meron siyang, ayan, meron siyang ganitong, pinipinot mo lang siya para lumabas yung item. Which is, hindi ko na siya So, ayan. Sobrang addict talaga ako dati sa mga BB cream. So, let's go with the primer na itatapon ko. This one, ito yung Makeup Forever HD na primer. Love na love ko tong primer na to. Pero hindi ako nag-repurchase kasi nga marami pa akong gustong matry na mga primer. So, ayan siya. Konti, as in, ito na lang yung, I think ito yung una-unang primer ko na halos wala na. Ayan. Another is this one. Itong Laneige Makeup Primer Sebum Control. Noong wala pang Laneige dito sa Pilipinas, in-order ko talaga siya online. Sobrang na-addict ako sa Laneige. Whole line, talagang bumili ako. Tinry ko talaga siya. But unfortunately, only few products ang nag-work sa akin. Kasi yung Laneige, medyo nag-breakout yung skin ko. Pero yung iba lang naman. Pero the rest, okay naman siya. So, ito. Meron pa to konti eh. Ayan, ganyan na siya. Parang sobrang ano lang siya. Silicone lang. As in, parang wala kang nilagay. So, ili-let go ko na siya. So, this one, it's the MAC Prep and Prime Skin Base Visage. Ba yun? So, ito, pinabili ko to sa mother ko noong napunta siya ng Saudi. Hindi pa available yung MAC dito sa Philippines. So, ito yung una-unang MAC ko din na nabili. Ayan siya. Hindi ko siya ginagamit sa primers kasi pag ginamit mo siya sa primer, sobrang magiging shimmery ng mukha mo.
may kintab-kintab na yung mukha mo. So, ayan. So, let's go with the foundation. Nasa foundation, unang ililet go ko pala itong MAC Studio Scope SPF 15 foundation. Ito, very full coverage na foundation. But, meron talagang problema sa MAC eh. Tsaka ito palang MAC na, tsaka itong MAC Studio Fix SPF 15 in the shade NW15 and in the shade, yeah, both NW15. Very dark sa akin to. Pinabili ko nito sa mother ko sa Saudi before, nung wala pang MAC dito. Hindi siya nag-work sa akin. Nag-pimples talaga ako, kaya never na akong gumamit ng MAC foundation. Kahit love na love ko itong dalawang to, kasi very full coverage. Maganda yung coverage sa skin, long-lasting din. Ayan, tatapon na natin siya. Huwag nyo nang pansinin yung mga hair strands na yan, ha? Sa mga pusa ko yan, eh. Pag may pusa kayo, maiintindihan nyo ako. So, another favorite foundation ko din before, itong Laneige Tint Renergy Lift. Basahin nyo na lang, best, kasi ang hirap niyang basahin. Ayan. So, in the shade, ano mo shade nito? Walang nakalagay. I think, 004. I also like this one kasi it comes with a pump. But, before kasi kung mapapansin ninyo, medyo addict ako sa foundation na darker sa skin tone ko. Hindi ako nagla-lighter ng foundation sa skin. So, ayan. Let go na din siya. I-let go na rin natin siya kasi sobrang tagal na niya. And of course, this is one of my favorite ever na foundation. Itong Makeup Forever Professional HD Definition Foundation. I think ito yung isa sa pinakaunang high-end foundation ko din na nabili with my own money. So, in the shade, ano ba yan? Bakit parang manaburan na yung mga shades niya? Sorry. So, ayan. Kung gusto nyo naman ng talagang HD look, walang flashback, Makeup Forever HD Foundation. A medium to full coverage naman siya. This one, it's from The Benefit. Itong Hello Flawless Oxygen Wow. This was actually from my mom. Siya ang gumagamit nito. Pero mali yung shade na nakuha niya. Kasi pag gumagamit siya ng foundation, gusto niya light skin tone niya. Eh ako gusto ko dark. Kahit kalahati na siya, hindi ko siya nagustuhan as a foundation. Kasi nag-oiling skin ko. Sobrang nag-oiling skin ko dito sa foundation na to. So, Brightening Makeup Oxygen Wow. So, yan. In the shade Petal. Very first na ano ko, foundation na nagamit ko for Korea or Korean makeup before. Sobrang tagal na talaga. Wala pang Laneige dito sa Pilipinas. Umorder na talaga ako sa online just to try this one. Kasi si Song Hye Kyo ata yung, ano neto eh, yung endorser niya. Eh, love na love ko siya. Kaya sa lahat ng line niya, ginagaya ko talaga. So, ito naman, it comes also with a concealer sa top. And of course, mirror. Tapos, pump din siya. Ayan. Very light coverage na ito. Light to medium coverage. Tapos, ang bango, sobrang bango na amoy nito. So, ito, best. Ito, isa mga super duper high-end na foundation na natry ko. Love na love ko din siya. Hindi ko maalala kung sino yung nag-introduce sa akin nitong foundation na to. Siguro si Tiffany D. If not Tiffany D, si Blair. Yung sobrang favorite yung Vitalumiere Aqua na Chanel. Yan, sobrang expensive brand. Konti na lang to eh. Hindi siya pump, ganito siya. Ayan. So, if ever, talagang gusto ko pang bumili ulit nito kasi sobrang ganda nito sa skin. Medyo mahal nga lang siya. Binili ko to sa Hong Kong. I think ito yung last na i-declutter ko. Linagay ko sa likod yung mga hindi ko na talaga ginagamit na i-declutter ko na talaga. Ito, this is the YSL I think Latent Touche Clot na foundation. Very light sa my skin tone ko to. Binili ko to sa ano, where did I bought this? Sa Singapore. Yeah, sa Singapore Airport. I did a review on this before sa aking channel dati. Eh, ito yung ginagamit kong ano, foundation before. So, ayan. Hindi ko siya naubos kasi very light sa skin tone ko. Tapos, nag-oily yung skin ko. So, yan. Ito naman tayo sa aking mga BB cushions or sa mga ganitong type ng mga foundation. So, let's start here. Ito yung Benefit Some Kind of Gorgeous na ano. Benefit Record Perfect Match. Ayan siya. Actually, ano to, foundation din.
So ayan, sobrang nagustuhan ko daw, guys. Kaya lang, I mean, pangalawa ko na to. Kaya ito lang talaga yung foundation na na-hit pan ko at natutuwa talaga ako. Kasi napakadali lang niyang gamitin. May sponge sa ilalim. And before, gusto ko yung madalian na foundation lang. Parang yung pack, tapos na. So ito yon. So i-declutter na rin natin siya. Bili na lang tayo ng bago pag meron tayong time. So many BB cushion from Laneige. Kasi ito, yung BB cushion na favorite ko, yung Laneige na brand. Pero yung kinukulat ko lang yung mga limited editions nila. So far, ito pa lang yung meron ako. I'm in the shade 21 Natural Beige. So ito, ikakip ko siya kasi yung packaging niya, maganda. Ano lang naman ito eh, refillable. So kung hindi mo na talaga siya gagamitin or ubus na, pwede mo naman siyang i-pop up lang sa likod. Pupush mo lang siya, ganyan. Tatapon mo na to. Yan. Siguro ito na lang yung tatapon ko itong magalito niya. And anyway, meron pa naman akong refill dito. In case na gagamitin ko pa siya ulit. This one, it's from Holika Holika. Dodo Cat. In the shade 21 Light Beige din siya. Na very light coverage lang to. Parang wala ka pang ginagamit eh. Kaya hindi ko siya type. Kasi parang wala lang ako nilagay sa mukha ko. Ayan. Ang maganda lang dito kasi flip yung cover niya. So yan, very cute lang siya. Meron siyang ganyang paa. Ayan. Ito yung una-unang na-try ko na foundation sa drugstore. Ayan. In the shade, grabe, ano bang problema ko sa shade ko? 205, I think. 205. I think this is from the Face Shop. And ito yung anti-aging formula nila before. So, ubos na rin siya. Yuck! So, tatapon na natin yung ibabaw niya. Kasi wala na siya. Ayan ang problema sa mga ganitong sponge. So, ayan. So, ito naman yung concealer ko. Nakalagay siya sa ano iPhone 3G na case. Wala lang. Sayang lang kasi yung case ng mga iPhone, diba? Magagandang ano container yon. So, wala akong masyadong i-declutter dito. Kasi lahat to, halos lahat bago. Except for this one, itong Benay. Itong Benay, binili ko to sa ano bazaar before. Pero hindi ko pa siya nabibigyan ng justice na gamitin. So, dyan lang muna siya. Halos lahat to bago. Ito, this one also. Bago din to. Alam mo yung mga panahon talagang risk to face shadow insurance, di-declutter ko na siya kasi medyo matagal na siya and hindi na siya magandang gamitin as ano eye primer. So, di-declutter na natin siya. So, this one is the Urban Decay Eyeshadow Primer. Kahit matagal na siya, hindi ko siya di-declutter kasi wala na akong eye primer. Ito lang yung eye primer ko eh. Siguro pag ganoon ako ng bago, pwede ko na siya i-declutter. So, mag-stay mo na siya dyan. This one is Erase Paste from Benefit in the shade number 2. Ito yung old packaging niya. So, as usual, old packaging na siya. Alam na natin na matagal-tagal na siya. Ayan, ayan. Sobrang gamit na gamit ko na siya before. So, di-declutter na natin siya kasi meron na akong bago. Ano pa bang pwede kong i-declutter dito? Guys, wala na eh. Kasi lahat lang nandito, bago na itong lahat. Ito Maybelline, bago din to. Mukha lang silang hindi bago, pero mga bago lahat siya. So, sa concealer, medyo wala tayong itatapon kasi nga, halos lahat dito, sobrang bago lang talaga siya. 2016 to 2017. So, ito lang ata yung 2015 ko na concealer, itong LA Girl Pro Conceal. Super favorite ko to, as in, lahat ng shades pwede mo siyang kunin. Yung darker shades, pwede mo siyang gawin as for contouring, ganun. So, ayan. Pero hindi ko siya declutter kasi pwede pa naman siya, hindi pa naman siya expired. So, ayan. Pati yung ating i-declutter na foundation, primer, and of course, concealer. So, medyo madami-dami na rin siya. So, masaya-masaya na ako kasi lumuwag na yung aking mga lalagyanan. Ayan, from high-end to lower-end BB creams to foundations. Kaya, okay na okay. Tara! So, ayan na siya lahat. Maayos na siya. Tapos, medyo maluwag-luwag na dito. Kaya nagkakatumbahan na silang lahat. So, these are all of my foundations. Ito yung mga backup ko dito sa likod na foundations. From Dior, Kat Von D, Urban Decay, nandiyan lahat yan. So, try natin yan next time. So, kung gusto nyo pa makita ng mga declutter ng mga makeup ko, just let me know in the comment down below or thumbs up this video and don't forget to subscribe to my channel. We'll see you again next time.